جيت ببالي انه بنجو قاعد يبيتو بيجنين araw po muli sa inyong lahat mga kaparmlat at tayo po ngayon ay nasa lugar ng Siniluan, Laguna. Para po sa ating mga subscriber at viewers, ito po ay isa sa nakita nating mga farmlot na available. Ang sukat po niya ay 44,700. Ito po ang kanyang mapa. Mapapansin niyo po na napakahaba ng kanyang frontage sa National Highway. Magmula po sa entrance hanggang dito po sa kabuuan ng ating property ay ating nakuhanan yan ng video. Para may idea po kayo kung saan po ako naglakad, ito po yung pinaka-entrance dyan po sa ating mapa. Yan pong old house, yung pong National Highway, kung saan po yung location ng Laguna Lakeview at yung pong windmill at yung pong pinakatap. Yan po yung ating madadaanan dito sa ating pagbibidyo, yung pong may mga araw na pula. Mga kaparmlat, TCT po ang title. Napakaganda ho nitong lugar na ito dahil punong-puno na ho ito ng mga tanim. Marami pong puno ng niyog. Meron pong mga kakao, lansones, rambutan, langka, at meron din pong mga mangga. Doon po sa mga viewers natin na meron pong mga property, farm lot, sa province o saan pong lugar dito po, especially sa Laguna at Quezon, pwede nyo po kaming i-invite doon sa mga farm nyo na hindi nyo po naasikaso at gusto nyo na pong i-dispose at ibenta. Ngayon po ay makakatulong yung ating channel para po doon sa pag-market at makahanap po tayo ng mga bibili ng inyo pong farm. Ni-invite din po namin kayo na mag-subscribe dito po sa ating channel para po doon sa mga susunod nating mga video na i-upload ay makita nyo po ito, ma-notify po kayo. Baka po sakali na meron kayong magustuhan doon sa mga iba pa nating mga farm na may papakita available na for sale. May mga part po na slope yung area dahil isa po itong bundok at itong part na to ay malapit dito sa National Highway. Ito pong lugar na to, yung baba po niyan ay andyan po yung National Highway natin. Yun po ang frontage. Kung mapapansin nyo po, ito yung ating nilakadan, yung arrow. Estimated po po na dyan po kami nakapaglakad at nakapag-video hanggang sa makarating kami doon sa pinakagitna. At ito ho yung
description kung ano ho yung aking napuntahan sa area. At welcome naman po kayo na magbisita doon po sa mga gusto pong mag-site viewing. Schedule lamang po natin para ma-actualan po natin at masasamahan po namin kayo hanggang sa madesisyonan nyo po na gusto makipag-settle po tayo dito po sa ating mga seller, magkakapatid, yung po ay may SPA na po doon sa isa. At ito naman po ay maayos na ang dokumento. At ang presyo po nito, mga ka-farm lot, ay ang asking po nito ay 400 ang per square meter. So, tingin ko po ay mura po siya dahil meron na hong maraming pakinabang itong lupang ito, at isa pa ay malapit lamang po sa highway, tabing-tabi po siya ng national highway. Yung po ay negotiable, at ang final naman po noon ay makakausap po natin kung ano po yung mapag-usapan ng inyo pong nung seller. Pag ating pong pinainal, siyempre ho, tatawad po tayo sa presyo na kanila pong binigay sa atin. At doon po ay makakatulong kami para ma-final po natin kung interested po kayo sa ganito pong farmland. Ito ho ay malapit na rin halos sa town proper ng Siniluan. Ang estimated ko po ay nasa 6 o 5 kilometro na ando na po tayo sa town proper ng Siniluan, Laguna, yung pinakabayan. Mahaba-haba pa po ito, mga ka-farmlot, kaya po ating subaybayan na lang kung saan po ang area na maganda dito sa ating nakuhanan. Medyo hilly po itong part na ito, pero maganda po ang view dyan sa lugar na yan, mga ka-farmlot. Kung gusto nyo po magtayo ng mga bamboo house, yung po mga rest house, meron na rin po ditong kawayan. Hindi na po tayo bibili. Dyan po mismo sa loob ng property ay meron na pong makukuha at magagamit natin doon po sa paggawa ninyo ng rest house. Medyo umuulan-ulan po nung kami pumunta dito. Maganda po ang klima ng lugar dito, mga ka-farmlot. Malamig ho dahil marami pa po mga punong kahoy at maraming halaman. Diyan ho talaga kayo makakapag-relax. Tamang-tama po ito para sa inyong pong retirement. Ito pong part na to ay medyo halos nasa gitna na po kami. At dito ho, hindi lamang natin na ipakita ng mahusay yung pong view ng Laguna Lake. Dahil marami pong punong kahoy na nakatabon doon sa view. Pero kung lilinisan po natin yung ibang part doon na makikita natin yung magandang view, magagawa naman po at mabilis lamang na linisin yung part na yon. Marami pa po mga punong kahoy na malalaki. Pwede rin po kayo maglagay ng mga tree house. Ito po yung part na halos nasa bandang gitna po kami. At yan ho, marami puno ng niyog. Maramihan po dyan niyog. At dito po sa part na to, yung dire-diretso may mga puno rin po ng mangga. Madadaanan din po natin yun mamaya sa dulo po ng ating video. Ito po yung part na kailangan lamang pong malinisan. Yung view. Pero dahil nandyan po maganda yung spot na kita ho natin yung Laguna Lake. Thank you.
Malaki na rin ho ang income ng lupang ito, mga ka-farmlat, dahil umaani na po ito ng mga mga halaman doon po sa bunga ng niyog. Marami ho. Pwede pong buko, pwede pong niyog. Ito po naman yung part na kami ay umakyat po doon sa pinaka, ang tawag po ay pinakabalugbog ng bundok ng property. Pataas po yan na makakarating po kami doon sa pinakatap. At doon naman po kita po yung 360 ng ating view. Kaya lang po, makapal din po ang mga puno ng niyog at mga kahoy. Kaya hindi natin masyadong na-appreciate sa pagkakataon na yon yung view na ating nakita. Kung kayo po ay manggagaling ng Manila, mga ka-farmlat, ay mas maganda ho na kayo dito dumaan sa Antipolo Rizal, yung pong Manila East Road. Ang estimate ko po ay 2 oras hanggang 3 oras po, depende sa traffic po dyan sa panggagalingan ninyo sa Manila, ay nandito na po kayo sa Siniluan. Pinakamatagal na po yung 3 oras na biyahe, makakarating po kayo dito sa lugar ng Siniluan, Laguna. May isa pa po tayong option, yun naman pong nandito sa SLEX. Kung kayo po yung magkakalamba, ang dadaanan nyo naman po ay Kalamba, Los Baños, Pagsanghan. Pagdating po ng Pagsanghan, kayo po ay pakaliwa papunta ng Siniluan. Madadaanan nyo po yung Kalayaan, Paite, Pangil, Pakil, Lumban, yan ho. Pami Laguna, pagdating ho ng Pami Laguna, sa may 7-Eleven po, kayo po'y kakanan, papaakyat naman po ng road ng Real Infanta. Pero hindi na po kayo makakarating ng pinakadulo. Magmula po sa Pami, mga 5 kilometro po, nandun na po tayo sa property. Yung amin pong nilakaran habang kami papaakyat ay lalo hong gumaganda yung pinakatap dahil nandyan po yung view ng Laguna Lake at kapantay ho natin yung mga kabundukan na nasa tapat ho natin. Pero ito hong lupang ito ay masasabi ko po na productive na po talaga. Marami hong mga tanim na namumunga na at mapapakinabangan. Kung sa buwis lamang po ang ating kinakailangan ay hindi na po tayo mamamroblema dahil yung income po ng ating property ay sobra-sobra ho dito sa ating pong pambuwis. At yan ho ay mapapakinabangan ho natin ng mahabang panahon. Pwede pa ho tayo magdagdag ng mga pwede pong itanim sa lugar na ito. Bawasan po yung mga punong kahoy, dagdagan pa ho yung mga gusto nyo pong itanim. Yan po yung pinakatap na sana ho kung wala itong ibang mga dahon ng niyog ay makikita ho talaga natin yung napakagandang view dyan. Doon po sa mapang pinakita ko sa inyo ay ito na po yung pinaka-top, yung top view. At mamaya po kami naman ay bababa doon po sa mga part naman po nung may manggahan. Yung manggahan po na yon, mayroon din po siyang part na makikita naman po yung view ng windmill. Yun naman po ay maipapakita din natin dito sa mga susunod na to na video na to. Sa dagat naman po mga ka-farmlat, magmula po sa property hanggang sa Real Infanta
masasabi ko po, ang estimate ko po ay mga 30 to 40 kilometers. Nandun na po tayo sa Real Quezon. Marami na pong beach resort. Ibig sabihin po, mga wala pong mga isang oras na lang po siguro, nandyan na po tayo sa beach. Marami na pong mga resort na pwede po kayong mag-relax doon at makapag-overnight. Napaka-accessible lang po nung lugar natin dahil tabi lang po siya ng National Highway. Ito po mga ka-farmlot, yung part naman po na ito nung kami naman po ay palusong pababa na po naman uli kami dun sa mga manggahan. Nakita ko ho na maganda rin yung lugar na yan. Ito lang naman po yung part na medyo bumababa po kami. At pagdating ho dun sa kabuuan na may kapantayanan din po yan. Nung kami makarating na po dun sa malinis na area ay maganda rin ho dahil punong-puno din ho ng halaman at may mga puno po ng niyog, mangga, may mga rambutan at yun nga po may lansones. Halo-halo na po yung mga tanim na nandito sa lugar na to. Salamat mga ka-farmlot doon po sa ating mga viewers na magsasubscribe sa ating channel. Makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po kami na maggagala at maghahanap ng mga pinapahanap po ninyo. Lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na nasa abroad na gusto pong makabili ng farmlot nila. After po ng kanilang pag-retired na po ay dito na po babalik sa Pilipinas. Ay maganda po kung kami ang makakakuha ng inyo pong mga magugustuhan na farm, ay malaking ano po sa amin yun, karagdagan para ma-inspired po sa patuloy na pag-vlog sa iba't ibang lugar. Ito po yung isang magandang part na punong-puno po ng halaman ng niyog. Dito po kasi mga ka-farmlot, ang pangunahing tanim po ng lugar ng Siniluan hanggang Real Lubayat, yan pong ating niyog. Mayroon po dito mga pumipick up ng mga buko, pwede pong buko, pwede rin pong niyog. Kaya doon pa lamang po ay may income na ho tayo. Ito naman po yung part na makikita naman ho natin ang windmill ng Pililya. Yan, isa ho sa magandang part po ng lugar natin na nakita dyan sa area. Bababa pa po baga? Hindi na. Ito pong view ng windmill. Ang pinaka kailangan lang po natin dito mga ka-farmlot ay geodetic engineer kung kayo po ay mag kakaroon ng interest para bilhin itong lupang ito. Number one po is yung relocation survey. Mapapag-usapan po kung kayo po ang magpapa-geodetic nito para po yung muhon ay ma-update natin. Malamang po kasi ito ay may mga muhon pero sa tagal po ng panahon ang alam lamang po ng caretaker dito ay yung pong mga hangganan pero yung eksaktong boundary ng mga muhon ay pwede hong sa tagal ng panahon ay natatabunan. Kaya po para sa security na rin ng ating pagbili at yung pong verification, unang-una ho ay kailangan natin magpa-geodetic. Kung kayo po mayroong geodetic engineer, much better po. Pero kung wala naman ho ay meron din po tayong maibibigay. At yun naman po sila ay subok na at mga licensed geodetic engineer naman po ang ating mga kasama na pwede pong makatulong para mag-relocate ng ating lupa. Ang sagayon po ay makuha natin yung mga eksaktong sukat base po doon sa technical description ng titulong ipipresent po sa atin.
mga ka-farm lot, yung price po niya ay negotiable. Pwede niyo po makipag-negotiate po tayo sa seller kung hanggang sa magkano po nila ibibigay. Minsan po kasi ay ito po ay napag-uusapan naman yung mga iba't ibang presyo po na ibinibigay sa atin, pero sa final naman po ay kayo pa rin po ang makikipag kung hanggang magkano makukuha at ano po yung mapagkasunduan tungkol po sa gastusin. Unang-una ho dyan yung pagpapalinis, kung sakasakaling gusto pa hong linisin yan, tabasan muna, o kaya naman ho yung unang step po yung relocation. Pwede po kasing i-earnest money nyo po yon para ma-sure po natin na kayo yung makakakuha at may contract to sell na po tayo na gagawin. O ibabawas na lang po yung inyo pong gagastusin doon po sa pagpapasukat. Ito po yung isa sa part na binibidyohan ko na may maganda talagang Laguna Lake View. Sabi ko nga lang po ay marami pong tabon na mga puno ng niyog. Kaya po hindi natin ma-appreciate yan. Kung gusto niyo naman po mga ka-farm lot na patabasan ito para makita niyo po yung kabuuan, ay pwede po natin itong gawin. At meron po tayong mga tao na pwede po maglinis. Pinakamabilis po dyan yung pakyawan. Sila po ay meron pong presyo per hektar para po mabilis yung trabaho. At pwede rin naman po sa arawan. Kaya lang po ay magmumonitor pa po tayo ng mga tao kung ganun po ang ating gagawin. Pero kung sa pakyawan po ay pipresyohan na lang po kayo ng fixed na price kada ektarya at pwede po itong malinisan sa kabuuan niya. After po ng geodetic, una po ay geodetic para po ma-survey po muna ang pinaka-boundary, saka po natin mapalinis yung pong area. Ito po yung part na maraming puno ng niyog. Welcome po kayo mag-visit mga ka-farm lot. Amin lamang pong aantabayanan yung pong inyong mga message at yung pong inyong pag-visit kung kailan po kayo available. I-schedule lamang po natin para po makita natin tong area. Yan, ito na po uli kami doon sa una kong pinestuhan ng pag-video. Ito po yung part na nasilip po natin yung view ng buong bayan ng Pami, Laguna, Siniluan Laguna at yung Laguna Lake. May mga tanim po na kawayan sa part po na yan, ba pinaka-boundary, para rin po siguro dun sa pagpapatibay po nung lupa. Kasi po dun sa una-unahan yan, medyo slope na po. At kasunod po nun, yun na po yung National Highway. Kaya po siguro tinaniman nila ng mga kawayan para maging matibay po yung pagkapit nung lupa. Ibay po siya sa boundary. Yan na ho, makikita natin yung National Highway. Yan po yung kalsada. Doon po sa mapa, makikita nyo po na nakabaybay po siya sa buong sukat. Marami pa po tayong mga i-upload na property mga ka-farm lot. Sabay lang po kayo. Mas maganda po nakasubscribe po kayo dito sa ating channel para po may mga update po agad kayo kapag nag-upload po tayo ng video. Sa iba pa po yung mga katanungan, pwede po kayong tumawag dito sa ating na number
sa Viber, mayroon pong na Viber at WhatsApp, ito pong dalawang number na ito. At ako lamang po ay humihingi uli ng pasensya dun sa mga late response dun sa aking mga inquiry. Yung bantay dito? Ito po ang nag-iisang bantay ng lugar na yan. Yung pong pusa. Diyan po siya, hindi siya naalis dun sa bahay na... Wala na akong nakatira dun sa bahay na yun. Kami po ay pabalik na niyan. Pinadala ng pagkain. Nandun na ho kami sa unang bungad. Yan ho, ay siya po'y dinadalahan lamang ng pagkain nung pong caretaker ng property. Siya po yung pinakabantay. Imbis na aso, pusa po yung nagbabantay. Mag-isa ka lang dyan. Yun lamang po mga kaparmlat. Maraming salamat po sa inyo pong pag-views. At salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala. At sa mga susunod po ay mas pagbubutihan po namin yung aming services na mga ginagawa hanggang sa sa ayos po ng mga titulo at pag-transfer po ng mga property na makukuha po ninyo. Salamat po ng marami sa inyo. God bless po sa ating lahat.